Tagtad ng tama ng bala ang katawan, ulo at dibdib ni Judge Edmundo Pintak ng Ozamiz City Regional Trial Court Branch 15 matapos tambangan ang dalawang demotorsiklong salarin pasado alas 3 ng hapon. 11 basyon ng bala ng baril ang nakuha ng pulisya sa crime scene. Base sa inisyal na investigasyon, pauwi na raw si Pintak sakay ng kanyang sasakyan nang pagbabarilin ng mga suspect na pahirap ang matukoy dahil sa kawalan ng CCTV sa lugar. Ikinalungkot naman ng Korte Suprema ang pagkamatay ng huwes. Panawagan ni Chief Justice Teresita Leonardo de Castro, paigtingin ng Philippine National Police ang kanilang investigasyon para sa agarang pagtugi sa mga salarin. Inabisuhan na rin umano ni de Castro si Court Administrator Maydas Marquez na makipag-ugnayan sa lahat ng law enforcement officer. Balak din paimbestigahan ni Commission on Human Rights Spokesperson Jacqueline Diguia ang pagkamatay ni Pintak. Lalo't anya, si Pintak ang humahawak ng kaso laban kay Ozamiz City Vice Mayor Nova Princess Parojinog. Matatandaan nitong August 2017, hindi kinatigan ni Pintak ang mosyon ng magkakapatid na Parojinog na makapunta sa burol ng kanilang mga magulang na sina former Ozamiz City Mayor Reynaldo at Susan Parojinog na napatay sa raid. Wala pang pahayag ang pamilya ni Judge Pintak na kasalukuyang nasa Bohol. Victoria Tulad, GMA News.